Pagkabilib ni CJ Bruton dito sa ating kababayan na si Kai Sotto na pawang kanyang sinabi sa isang panayam. Yan ay matapos mong ilike ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at pakidamay na rin ang ating opisyal na Facebook page. Pero bago natin simulan, alam mo bang isa ang 1x bet sa mga leading betting company sa buong mundo? Kaya naman huwag nang magdalawang isip pa at tumalpak na. Well, mamaya nga mga bolero, alas 7 ng gabi, magaganap na itong huling game ng Team Pilipinas for this window. Kung saan ang labang ito, siguradong magiging dikdikan para sa magkabilang koponan. Especially na pareho tayong galing sa pagkatalo. Kaya naman mamaya, sabay-sabay tayong manood at sumuporta sa ating pambansang koponan. Pero bago nga maganap ang labang ito, kahapon, August 28, alam naman natin na naging laman ng balita itong pagbisita ni JC sa isang sikat na tenement dito sa Pilipinas. Kung saan maliban nga sa hiyawan at syempre sa ilang mensaheng kanyang binitawan dito, labis na kinagiliwan din kahapon itong permadong bolang binato ni Clarkson para sa ilang residente sa nasabing lugar. Kung saan maliban dyan, namigay din ng film star ng 50 pairs ng mga bagong sapatos na siguradong magagamit ng mga batang basketbolista. Kaya naman dahil dito, mas lalong hinangaan ang pagiging makabayan ni Clarkson. Especially na kahit nga bukas na magaganap itong laban ng Pilipinas kontra sa Saudi Arabia, nagawa pa rin isingit ni JC sa kanyang schedule ang pagbisita dito sa nasabing tenement. Maisama ko na rin na kagabi ay naging laman din ang usap-usapan itong matinding sinabi ni Clarkson sa isang panayam. Yan, matapos kumpirmahin ni JC ang kanyang pagsali para sa Pilipinas dito sa magaganap na 2023 FIBA World Cup. Samantala sa kabilang banda, kahapon nga mga bolero, tanda mo naman siguro itong ating pinag-usapan regarding sa malaking hamon ni CJ Bruton para sa ating kababayan na medyo naging taliwas nga ang dating para sa ilang Filipino fans. Kaya naman ngayong araw, atin namang silipin itong ilan sa mga nabanggit ni Bruton sa kanyang pinakabagong panayam patungkol pa rin kay Kai, na sure ball na ikatutuwa nga ng marami sa atin. At ito, matapos niyang sabihin na sa kabila nga ng pagiging undrafted ng ating pambato sa naganap na draft, tiwala siya na marami pa rin paraan upang makapasok si Kai dito sa NBA. Pero sa ngayon nga na habang wala pa, dapat nga raw ay mas mag-focus muna si Sotto sa improvement ng kanyang sarili, physically and mentally. So yun lamang para sa video na ito mga bolero. Nawa ay nagustuhan mo. Thank you for watching. Bye-bye.